Magandang, my name is Anna. Kung bago ka sa akin channel or hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. For today's video, magso-succulent haul ako. Ito ay 300 pesos challenge kasi nakalabas na naman ang inyong greeny plantita sa favorite kong place sa Dangwa. Kaya ayan, ako ay namili na naman ng succulent. Pero bago yan, gusto ko muna mag-shout out kay GB Baroga. Ayan, subscribe ninyo ang kanyang YouTube channel. Visit ninyo ang kanyang garden. Marami din siyang plants. Tsaka sasagot muna ako sa mga tanong kasi nagbasa na naman ako sa comment box ko. Unahin ko si Carol Joven. Ang question niya, ask ko lang po, ipwede bang gawing pot yung plastic bowl sa mga succulent? So, pwede naman kasi marami naman akong plastic pot dito. Sa'yo, bowl nga lang na plastic. Okay naman yon, nag-work din naman yun sa mga succulent. Ako rito, meron akong bowl, pero mellowware yung bowl ko. Watch out ka lang or observe mo lang yung pagdidilig mo. Kasi yung plastic pot, mas matagal silang mag-dry out o matagal matuyo yung kanilang soil kumpara sa terracotta pot at saka clay pot. Second question ay si Kuya Roger, paano mag-abono o gamitin ng osmocote fertilizer? Kuya, ito ay nilalagay lang sa ibabaw ng soil, sa top of the soil lang. And then pwede rin siyang ihalo sa soil kapag magriripat ka or magtatanim ka. Pangatlong tanong, si Sis Gina ng Jojin Adventure. So ang tanong niya, Sis D naman need na nakabaon sa lupa yung osmocote, pwede din ba as a spray yan, i-mix sa water? So, oo, pwedeng hindi ibaon or pwede rin naman ibaon. Pero, hindi siya pwedeng gawin siyang spray kasi ang osmocote fertilizer ay slow and control release fertilizer. So, kailangan unti-unti siyang matutunaw as fertilizer. So, ito na naman yung mga bago kong succulent, bagong collection na naman. So, merong common, uncommon, at may rare. At meron din na, meron ako, nagdagdag lang ako. So, ito ay 300 pesos challenge. Yun lang talaga ang nilabas ko sa aking wallet kasi yun lang ang pwede dahil budget lang. So, konti lang. Ito ay 9 pieces, 3 for 100. So, 35 each sila. So, unahin ko si Green Prince. Ayan, wala ako si Green Prince. Pero, ang dami niya ng babies. Madami na siyang pups. Ayan, oh. Diba? 35 pesos lang siya. At ito ay nabili ko sa Bulaklak ng Maynila sa garden shop na yon. So, pangalawa, ito, wala rin ako nito. Ayan. Hindi na pangalan ni ate kasi hindi niya alam. Pero member siya ng Dancing Cup. Ayan o. Ang cute. Wala pa rin ako nito. Kaya kinuha ko siya at binili ko siya. Kasi ang ganda niya o. Ayan. Tsaka parang andali lang niya aalagaan. Ayan o. Lush na siya. Ayan o. Bushy na rin. Ayan. So next ko naman are ang turtle vine. Ayan, oh, grabe. Ang common na turtle vine, wala ako. So, ayan, meron na ako. Pero, ang ganda niya kasi, oh, iba yung pagka-turtle vine niya. Parang kulay pink siya. Nagba-variegate siya. Ayan, oh. So, alam ko, madali lang siya alagaan. So, sana mas madami siya sa akin. Magka-cut and tusok na naman ako para mapuno ko na naman yung isang basket ng pot. So, ayan siya. Ang cute. Ayan, oh, sa malapitan. So, next naman ay Kalankowi Silver. Yan. Wala pa rin ako nito. Kasi, ano, pag pinibili ako nito, naabutan kong wala. So, ayan. Pagpunta ko doon sa garden shop na yon, meron sila. So, ayan. Meron na ako. So, member siya ng Kalankowi. Pag Kalankowi, madali lang siya alagaan. So, next ko naman ay wala rin ako nito. Ito ay a Rapple Jade. Ito ay rare. Uncommon siya. Mahirap siya hanapin. Ngayon ko nga lang siya nakita eh.
kala ko kung ano siya, pero Jade siya, member siya ng Jade. Ayan, ang pagkakaiba niya, ayan o, oh, meron siyang red tip, may red tip siya, tsaka kung sa malapitan, meron siyang mga dot-dot na maliliit, mga tuldok na maliliit. Ang cute niya. Two stem lang siya, pero okay lang yan, dadami din yan. So next naman ay, meron na ako nito, pero isa lang. Ayan, kumuha ali ako, Crested Nevada, diba? Kasi o, 3 for 100 lang, 30 pesos lang, 35 lang. O, diba? Ang lash na niya, tsaka ang bushy. O, diba? Ganda. Cute. So, next, last, ay ang Topsy Turvy. Tuwang-tuwa talaga ako sa Topsy Turvy na ito. Ayan, o. Diba? Meron na ako nito, pero maliliit. Kasi noon, yung mga pandemic pa, walang ganito kalaki na 35 pesos. Puro yung mga 35 pesos, mga token lang siya, ganyan lang siya kaliliit. Kaya yung nabili ko, mga maliliit lang. Pero ito, pagkakita ako sa kanya, sa garden shop na yon, ay grabe, oh, 35 pesos lang. Oh, ang laki. Kasing laki ng rose cabbage ko dyan. So, ayan, oh, kumuha ako ng dalawa. Yan. Sis Mayat, ito ba yung gusto mo? Ayan, oh, ito ba yung mga type mo na parang rose yung ano, rosette nila? Ayan, oh, diba ang ganda? Cute. So, ayan lang for today. Ito ang aking 300 pesos challenge na succulent. So, sa 300 pesos mo, may mabibili ka pa talagang succulent sa ngayon. So, ayan sila, 9 pieces, 300 pesos. Nakakatuwa. So, kaya doon nagdagdag ako tsaka bumili ako kasi mura na ngayon ang mga succulent. Nagbalikan na uli yung original price nila kasi nung pandemic, ang mamahal nila or ganun pa rin yung price nila pero ang liliit token. So, ngayon malalaki na sila. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.